Hi guys, welcome back sa ating matrix. Pagka ganito yung tanong natin, paano ba natin hahanapin yung value ng x at ng y? Maraming paraan para mahanap yung x and y dito. Pwede rin namang gamitin natin dito trial and error. Pero hindi ko muna ibibigay yung trial and error kasi may mga pagkakataon kasi na may hirap gamitin yung trial and error. So ang gagawin ko dito, yung possible na mas madali. Makita mo, if x squared plus y squared is equal to 13, x minus y is equal to 5, hahanapin natin yung value ng x at kaya naman at yung value ng y. So ang bibigyan ko sa inyo dito, yung sa palagay ko mas madali, na kung saan, ito ay pwede nating squared. Pag in-squared natin yan, kalalabas niya magiging x squared minus 2xy plus y squared. Saan nanggaling yon? Nanggaling yon sa squaring a binomial. Sige, para natin squared. Okay? Squaring a binomial. Pag in-squared mo to, magiging x squared, i-multiply mo to, magiging negative xy, doubling mo lang yon. Magiging negative 2xy, squared mo naman to, magkakaroon kayo ng positive y squared. Squared mo yung 5, makukuha natin ngayon ang 25. Mapapansin natin, itong x plus y na to equal kay 13. So meaning, eto, saka to, pwede natin palitan ng 13, di ba? Kaya magiging negative 2xy plus 13 equals kay 25. Then, pwede natin itong i-minus ng 13, minus sign ng 13, so magiging negative 2xy equals 25 minus 13, magiging 12. So, pag kinuha natin dito yung x o kaya yung y, so pwede natin divide by negative 2y, divide by negative 2y, so ang x natin dito magiging equal kay negative 6 over y. Okay, so pinakuha natin x. Then, sa second equation natin, meron kang x minus y is equal to 5. Okay? Na kung saan, yung x pwede mo ngayong palitan ng negative 6 over y. So, kung gagamitan natin ng substitution, ito magiging negative 6 over y, tapos magiging minus y equals 5. So, pwedeng wala ng parenthesis. Okay? Tapos, since meron kang y dito sa denominator, pwede natin siyang i-multiply by y to eliminate y on denominator. So, y divided by y magiging 1 times negative 6, magiging negative 6. Pag dinultiply natin ito, magiging negative y squared. Tapos, ito ngayon magiging equal kay okay, so 5y. Then, makakagawa tayo ngayon dito ng tinatawag nating quadratic equation. So, magiging negative y squared, lipat na ito, magiging minus 5y. Ito magiging minus 6 equal to 0. Para hindi maging negative, pwede naman natin i-multiply lahat by negative 1. Kaya magiging y squared plus 5y plus 6 equal to 0. So, nagawa natin ngayon ang tinatawag nating quadratic equation. So, pwede natin itong solve ng quadratic formula, pero pinakamadali ito, pwede natin gamitan ng factoring. So, bakit factoring? Kasi itong 6 na ito, ang factors niya ay 2 and 3. Na pag in-add natin, magiging equal kay 5. Mas madali yun. So, pag pinactor natin, magiging factor natin dyan ay y plus 3, then y plus, okay, plus 2. Na kung saan, ang value ng y natin dito, dalawa. So, negative 3 and negative 2. So, since dalawa yung values ng y natin, ibig sabihin, dalawa din yung magiging value ng x. Okay, palit muna natin yung negative 3. So, since kanina, nakuha natin yung x as negative 6 over 1. Okay, pwede mo naman itong gamitan. Okay lang din yun. So, magiging negative 6 divided by negative 3. Ang mahanap natin dito, magiging positive 2. Pagka naman pinalitan natin ng negative 2 yung y, magiging negative 6 divided by negative 2. Ang mahuha naman natin dito ay positive 3. So, ibig sabihin, meron tayong 2 sets of solutions. Una, meron ang 2, yung x muna, tapos negative 3. Then, pangalawa, meron tayong 3, tapos negative 2. Pag-chinect natin, bawa, ang x mo dito ay 2. 2 squared, magiging 4. Negative 3 squared, 9. Pag-inad natin, 13. Check. Tapos dito, 2 minus negative 3, magiging plus yon. Kaya 2 plus 3, magiging equal kay 5. Check pa rin yon. Pag kinuha naman natin si 3, 3 squared, magiging 9. Negative 2 squared, magiging 4. Pag-inad natin, 13. Check pa rin yon. Tapos, ang x mo dito ay 3. Ang y mo dito sa negative 2, magiging 3 minus negative, magiging plus 2 na yon. Kaya, equal kay 5. So, check pa rin. So, there are two solutions. 2 negative 3, tapos 3 negative 2. Ibig sabihin, ang x mo ay 2, ang y mo ay negative 3, or ang x mo ay 3, ang y mo is negative 2. Paano ngayon, if x squared plus y squared is equal to 17, x plus y is equal to 3, ano kaya ang value ng x o kaya ano kaya ang value ng y? At dalawa pa rin kaya makukuha natin sa x at y. Sige nga, pakicomment nga below para makita natin kung makukuha mo ngayon ang values ng x at ng y.